From the MGM Grand, Las Vegas, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Kapag pinag-usapan nga po mga amigos ang mga mauhusay na Mexicano sa kasalukuyan, tiyak na unang papasok sa inyong isipan ang mga pangalang Saul Canelo Alvarez, Juan Francisco Estrada, Miguel Berchelt, at Emmanuel Navarrete. Pero may isang pangalan nga po mga amigos ang hindi masyadong napag-uusapan sa mga matitigas na Mexicanong kampiyon. At ito nga po ay walang iba kundi ang higanteng super bantamweight WBC champion na si Rey Vargas. May taas na 5'10.5". Sobrang tangkad po niyan mga amigos para sa isang super bantamweight na may karaniwang height na 5'5 to 5'7 lamang. Ang mga boksingerong may height na 5'10 ay kadalasan nga po nating makita yan sa welterweight division. Hawak ang kartadang 34 wins, no losses, no draws with 22 knockouts na gawang ipagtanggol ni Rey Vargas ng 5 beses ang kanyang WBC title hanggang sa magtamo umano ng leg injury. Huling beses lumaban si Vargas kontra sa isang Japanese challenger na si Tomoki Kameda noong 2019 ng Hulyo. At makalipas nga po ang isang taon mga amigos, idineklarang champion in recess ang higanting super bantamweight king. Dahilan upang makaporma bilang bagong WBC super bantamweight champion ang isa sa mga target ni Chanril Casimero na si Luis Pantera Neri na napagwagian nga po ang bakanting WBC title na dating hawak ni Vargas sa pamamagitan ng isang unanimous decision noong nakaraang taon ng Setyembre kontra sa kapwa undefeated Mexican fighter na si Aaron Alameda. So bakit nga po ba natin pinag-uusapan ngayon si Rey Vargas? Well mga amigos, matapos kasing pumirma ng multi-fight contract under PBC itong higanting super bantamweight undefeated na ito, matunog na po ang mga balitang malapit nang bumalik sa ibabaw ng boxing ring itong si Rey Vargas. At dahil nasa timbang siya kung saan napapagitnaan ng mga Pinoy fighters, hindi malayong mag-cross ang landas nito kontra sa ating mga pambato like WBO bantamweight champion Chanril Casimero at WBC number 1 contender Nonito Donaire na nasa bantamweight division din. WBC interim Raymart Gabalio, alam nating bata pa at malamang sa malamang na aakyat din ng timbang sa mga susunod na taon. Matatanda ang naging target ni Rey Vargas sa featherweight showdown sana noon si Leo Santa Cruz. Subalit umakyat nga po itong si Santa Cruz at sinagupa si Gervonta Tank Davis noong nakaraang taon ng Oktubre. Ibig sabihin po niyan mga amigos, kung binalak labanan ni Rey Vargas si Leo Santa Cruz sa featherweight division, ay talagang may balak ng umakyat ng featherweight division itong si Rey Vargas. At dahil dyan mga amigos, may posibilidad na magpang-abot sila ng ating pambato sa featherweight division na si undefeated Mark Magnifico Magsayo na nasa ilalim na nga po ng pagsasanay ni Coach Freddy Roach. Sa kabilang banda, kung hindi naman siya aakyat ng featherweight division at mananatili pa rin sa super bantamweight, posibleng may Pinoy pa rin na makaharap ang higanting si Rey Vargas sapagkat nandyan sa kanyang timbang si Magic Mike Plana na alam naman nating galing sa upset win kontra Joshua Greer Jr. noong nakaraang taon. Pero kung kayo ang tatanungin mga amigo, sino sa palagay nyo ang Pinoy na makakagiba sa higanting super bantamweight na si Rey Vargas? Comments down below your opinions. Hanggang dito na lamang po muna tayo. Maraming salamat sa mga tumutok. Hanggang sa muli. Adios amigos. Walang preno baby.